Mayora, opo kasi sikat na sikat po ngayon yung Quiapo. Kasi po doon po sa hotel. Opo, Batang Quiapo. Ano po ang reaction nyo po doon sa atensyon na nakukuha po ngayon nung lugar po natin diyan sa Quiapo? Siyempre po, kami po ay natutuwa na kahit papano na-highlight po isa sa mga lugar natin dito sa Maynila. Sa katunayan po, nakiusap din naman po tayo sa management and sa production po ng Batang Quiapo na sana huwag naman po ituon talaga nila sa mga dati pong kaganapan kasi napaliwanag naman po sa atin ng production na ito po ay isang transition from the good from bad to good. So sa atin po mga kababayan na baka po nag-aalala na nakikita po yung Quiapo in a bad light because of Batang Quiapo, huwag po kayo mag-alala dahil napag-usapan na po yan at in the end naman po mapapakita po yung pagbabago na naganap sa Quiapo. Okay. How about po yung ano, kasi syempre medyo nakakaabala sila ng konti and kamusta naman po pagdating sa ganun? So, naiintindihan naman po kasi naiintindihan naman po rin ang ating mga kababayan, kailangan lang po mapaliwanagan sila na ito naman po ay nagdadala din ng tulong sa atin. Thank you very much po. Ayan Rendon. Diba ako na ang nagtanong para sa iyo kay Mayora, sa mayor pa mismo ng Maynila, yung concern mo para sa mga vendors. Kasi meron naman kasing tamang paraan, meron namang, kung gusto natin talagang makatulong, meron namang proper avenue, meron namang tamang way para sa pagtulong. Hindi yung kailangan sisiraan, hindi kailangan yung kung ano-anong sasabihin, tatawagin ng kung ano-ano, diba? Para lang mapansin sa social media. Pwede naman kasing idiretso sa mga kinauukulan. Diba? Pwede naman kasi yung ganun. Pwede naman tayong mag-usap. At ano ang sinabi ni Mayora Rendon? Diba? Nakikipag-coordinate ang City Hall, ang LGU sa mga tao ni Coco Martin. So kung merong mga concerns, kung merong mga, pwede naman mag-adjust. Diba? At the end of the day, Rendon, naniniwala ang mayor ng Maynila na merong tulong ang Batang Quiapo na ma-promote ang syudad ng Maynila. Yung Quiapo, in the future, pwedeng gawing parang tourist destination dahil maraming magagandang lugar sa Quiapo, Rendon. Diba? Yung mga, yung Quiapo Church, yung San Sebastian, at yung mga iba't ibang lugar doon sa Quiapo na pinapakita ngayon doon sa teleserye ni Coco Martin. So Rendon, yun lang, ito lang ang punto ko. Sana nagets mo na. 'Di ba? Meron namang tamang way para ilabas yung pong mga hinaing po natin. Hindi mo kailangang makipagbardagulan o kailangang laitin. Ang problema kasi Rendon, yung sa reklamo mo, pati yung mga fans ni Coco Martin, nilalait mo pa. Sinasama mo pa doon sa reklamo mo. Sa akin nga, ulitin ko, wala namang masama na magreklamo o maghinaing. Pero unahin mo muna yung mga staff mo na umaasa sa'yo na magkaroon ng trabaho sa bar mo. Bago mo mag-focus kay Coco Martin, bago ka mag-focus sa episode 2 sa May Pampanga, tutukan mo muna yung episode 1 sa May Visayas Avenue. Dahil marami ang umaasa sa'yo. Nakita ko doon sa meeting nyo, ilan kayo, mga 40? 40 pamilya ang umaasa dyan sa ipapasahod nyo dyan sa episode bar, galing doon sa mga investment nung mga kapartners mong 8. Diba? So please Rendon, please lang, ito na. Huwag mo sabihin na hindi kita tinutulungan. Ako na mismo ang nagtanong kay Mayora doon sa concern mo, doon sa posibleng hassle o sa posibleng gulo, kaguluhan na nadadala nila Coco doon sa Quiapo dahil sa kanilang pagtitaping doon. So pwede namang magtulungan, pwede namang makipag-usap ng maayos. Diba? So yun ang punto ko rin doon. Sana nagigets mo na. Kasi sa totoo lang, diba? Minsan mas madali yung makipag-away sa social media. Pero ako kasi yung tipo ng vlogger na susolusyonan. Maghanap na lang tayo ng solusyon kaysa mag-away. Diba? Gusto ko mag-succeed yung bar mo para sa mga investors mo at sa mga staff mo. Pero tulungan mo din kami. Diba? Makipag-usap tayo ng maayos. Hindi yung inaaway mo, pati yung mga fans ni Coco Martin. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin.
from Sampaloc. Ayan, merong event dito si Mayore. Pakita ko na lang din sa inyo. Kalinga sa Maynila, merong ito, medical services, libreng gamot. Oh, yun. So maraming salamat Mayor Hani kasi doon sa interview kanina. Bye-bye guys. God first.